Quinta. So, welcome back to my YouTube channel. So, nagbabalik na naman po ako para sa another tattoo tutorials. So, beginner ka, pero nakaipon ka na ng konting halaga para mag-upgrade ka sa mas magandang machine o magandang equipment. So, dito sa video na to is ituturo ko sa inyo kung ano yung mga magagandang equipment na hindi sobrang mahal pero affordable. At kung saan nyo siya ma-order at kung maganda ba siyang product na pang-upgrade bilang isang newbie artist. So lahat na sasabihin ko dito is sobrang affordable pero hindi ganun kamahal. Na marami tayo kasing tattoo equipments na sobrang mamahal na hindi naman lahat ng newbie artist is makakabili. So ito mga sasabihin ko sa inyo is yung iba kaya sigurong bumili nito. Basta tiyaga lang sa pag-iipon, makakabili din tayo ng mga gamit. Yun. So, bago sa lahat, so, shoutout muna. So, shoutout kay Reggie Dupan, Kurt Montalvo, Sitter Ja Alaba, ayun. So, ewan ko kung dami pagkabanggit ko. Goma BTB at ito lagi ito nagko-comment sa Facebook ko sa mga posts ko si Yuki Clarence Paras ayan shout out sa iyo tol ay kay Rusty De La Cruz ayan shout out Jenny B. Ong at saka kay Mau Amistad. So yung mga gusto magpa shout out comment lang kayo down below o kundi man mag comment lang kayo sa Facebook account ko. So, i-shoutout ko kayo sa mga gagawin nating video. Dito na tayo sa pag-uusapan natin ngayon. So, time nyo na para mag-upgrade. So, ano ba yung magandang mga equipment para sa pag-upgrade natin bilang tattoo artist? So, umpisaan muna natin sa power supply. So, nung nag-uumpisa ako, ang ginagamit ko lang na power supply is yung kasama sa kit na nabili ko sa MLC. So, ano lang siya, generic, pero digital siya. Ang tip ko lang sa pagpili ng power supply is yung piliin niyo yung digital at saka yung may automatic na siya na ano na pag tinapakan niyo yung foot switch, yung pagka-automatic settings niya is kusa nang aandar yung machine. So, hindi na kayo mahihirapan na tapak lagi sa foot switch niyo. So, isa sa pinakamaganda kong mai-recommend sa inyo is yung HP2 dahil mura lang siya pero maganda yung quality niya. So sa halagang 252k siguro iba-iba kasi yung ng price yung price range ng mga supplier natin. So tingnan niyo na lang kung sino yung kung saan kayo makakamura o saan yung maganda yung quality. So meron din sa HP2 yung HP2T. Yan, HP2T. So dadagdag lang siguro kayo ng 1000 touchscreen. Touch panel na yung pinaka pinaka power supply. So mas magandang upgrade yan. So sa halagang 1000 lang idadagdag niyo sa 2000 o 25. So mas maganda na yung magiging power supply niya. So syempre, dito naman tayo sa susunod yung machine. So, madaming tayong machine na mabibili sa market. So, ano nga ba yung magandang machine na suabe pang linya, pang shading, pero hindi ganun kamahal? So, nandyan yung paddy iron. So, napakagandang panlinya nyan. Tsaka, nandyan din yung Kailin machine. So, marami tayong mabibili sa market nyan. So, tapos, ang kagandahan pa sa paddy iron is naka RCA RCA cord. Ayan. So hindi na kayo mahihirapan ng clip cord kasi sa clip cord kasi minsan natatanggal 'yan. So ang kagandahan sa RCA is naka-jack na siya. So ilalagay niyo siya sa machine. So yung kuryente niya is dire-diretso yung yung daloy. Kaya mas magandang gamitin yung naka-RCA kaysa dun sa naka-clip cord. Isa pa sa magandang coil is yung Kali Iron. So, si Idol Rogin De Villa yung gumagawa niyan. So, sa mga gustong umorder sa kanya, so PM lang kayo sa Facebook account niya.
gumagawa siya ng mga handmade na coil machines. So, napagandang quality ng mga ginagawa niyang coil machines. Tsaka siyempre, support din natin yung mga local artists natin na yung mga nagko-custom made ng mga ganyan. So, doon naman tayo sa Rotary. Sa Rotary kasi marami din yan. So, para sa akin, ang ginagamit ko kasi is AVA na Rotary, yung A1. Kasi doon ako mas nasanay maglinya tsaka mag-shade. Tsaka yung kung may budget talaga kayo is yung Raven ng Dragonhawk. Kasi yung AVA na A1 is mabibili nyo siya sa price na 3,900 o 4,000. Tapos yung Raven, hindi ko sure kung ano yung halaga ng Raven ngayon eh. Pero napakaganda nga nun yan, Rotary. So sa foot switch naman tayo, sa foot switch marami din dyan, kay Tian, Tuasan, marami dyan. Yung nakikita ko yung easy pedal, kasi ang gamit ko na pedal ngayon is generic kasi hindi ako nagpapalit masyado dahil nga yung PS ko is automatic. So hindi ko na kailangan masyado ng foot switch na mamahalin. Kasi nga, ano lang ako eh, naka-automatic yung power supply ko. Kaya kahit anong foot switch yung ginagamit ko, okay lang. So, ang mararecommend ko sa inyo is yung easy na pedal. Kasi napakaganda niyan. Lalo na yung ano, yung may mga designs kasi sila. Tapos yung mga heavy duty na may designs. Kung gusto niyo yung mga may designs na ano, yung mga artist na siyempre gusto nila yung may mga designs yung ano nila, yung Prada, yung equipments. Yeah, may mga heavy duty tayo na ano mabibili na nasa halaga siya na 650, 700. So, sobrang mura na yan. So, next naman natin is sa inks. So, marami tayong inks. Sinabi ko yung mga brand ng inks ko dati. Pero, para sa akin kasi kung mag-upgrade ka rin naman at gusto mo yung best na ink para sa'yo is yung Fusion. So, kung may budget ka at bibili ka ng Fusion, bilhin mo na yung isang set ng Fusion na ink, yung 12 colors. So, para sa akin hindi naman siya budget wise pero yung quality kasi nung ano nung inks na yon is napakaganda. Tapos puro ano na siya, puro 1 oz. So napakalaking tulong niyan sa mga nagtatato. Kasi napakatagal niyan gagamitin yung 1 oz. So next naman natin is yung pamalit natin sa Vaseline, sa petroleum jelly. Maraming meron yan sa market pero para sa akin ang the best na pwede nyo ipang upgrade is yung ink armor. So hindi lang siya tattoo emollient na pwede nyo ipahit sa tattoo process nyo, pwede nyo din siyang gamitin aftercare. So mabibili nyo yan ng 16 ounce yata yun, meron din sila na mas maliit. So next natin is yung syempre hindi mawala dyan pagka magtatattoo tayo is yung ilaw. So ang bilhin yung ilaw yung stand lamp. Yung nabibili sa MLC na dimmable, so bibili lang kayo ng ilaw na nadidim. So para pagkakwari, nagtatato kayo sa loob ng kwarto, so gusto nyo mas malakas yung ilaw o gusto nyo mas mahina. So nakadepende yun. Mabibili nyo siya sa MLC, meron din yata kay Chantuason yan. So tingnan nyo na lang, check nyo na lang kung ano yung ano. Pero yung piliin nyo, yung nadidim yung ilaw. So next natin is yung armrest. So syempre, kung magtatattoo din kayo ng home service o kaya malayo yung tatatuan nyo, sasali kayo ng comfy, kailangan nyo ng armrest. At ang re-recommend ko sa inyo na bilhin na armrest is yung bakal yung pinaka-frame niya. Kasi na-try kong bumili ng ano, ng plastic lang. So katagalan na nagiging problema doon is nasisira yung pinaka-ilalim niya. So bilhin nyo yung bakal yung ano, yung frame nyo sa ilalim. So para matagal ano, matagal yung gamit. Makakatipid ka na, tapos maganda pa yung ano mo, yung armrest mo. Tsaka matibay. So next naman natin is kung wari ala kayo shop at tapos nag-home service lang kayo. Tapos yung mga sumasali ng comfy, syempre kailangan niya ng toolbox. So ang bilhin nyo na toolbox is meron tayong nabibili diyan sa City Hardware. So hindi pa ako nakapag-check ng ibang toolbox sa ibang bilihan ng hardware supplies. So meron ako nakita City Hardware, apakalaki na niya, worth 2,000. So sobrang dami nyo nang mailalagay doon. Check nyo na lang sa mga hardware o baka meron din sa mga basar niyan. So try nyo lang. Next natin is yung needles.
So, 'di ba marami tayong mabibili diyan ng mga standard needles. Pero para sa akin is kung bibili ka rin naman ng needles at gusto mo ng upgraded na needles is yung Hurricane na needles. Kasi nagre-range siya sa ganun din na price na parang sa normala na needle, pero yung quality niya tsaka yung katulad ng itinuro ko sa inyo dati na diameter ng needle is mas magandang paningin niya katulad ng 10.07 RL ng Hurricane needle. Sa cartridge naman, kung gumagamit kayo ng pen, is magandang gamitin yung Fang at saka yung Easy na cartridge needle. Meron din yung isa, yung filter. So magagandang quality yan. So yun na yung bilin nyo kung gusto nyo mag-upgrade. So ito kasi sinasabi ko sa inyo is marami tayong mga magagandang product sa market pero mahal. So yung iba kasi is basta kuwari makita lang nila na maganda at mahal, bibili na nila. So syempre para sa atin, kailangan natin maging budget wise kasi nasa ano din yan eh, nasa artist kung talagang ano, kung talagang magaling kang gumamit ng equipments. So hindi natin kailangan na sobrang mamahal na bagay na mga tattoo equipments. So yun ang mga katintano, na ituro ko na sa inyo kung ano yung mga magagandang equipment kung gusto nyo mag-upgrade. So yung mga gustong umorder, so order na po kayo. Maglalagay ako ng link sa description. So yun. So thank you sa panonood at God bless.